Hi guys! Welcome back to My Goodness! So today, magbe-bake naman tayo ng oatmeal cookies. So, freshly baked cookies at the convenience of your home. Tara, simulan na natin. So ito yung ating mga ingredients. Una-una ay gagamit tayo ng butter. So lahat ng cookies kasi ginagamitan talaga siya ng butter. And this is the brand that I'm using. Should be butter na kasulat. Kasi pag chinek nyo yung ibang mga binibili nyong mga butter, nakalagay ay margarine. So, mas may ibang lasa siya. So, dapat butter talaga. So, ito lang yung pinakamurang butter na usually ginagamit ko. And then, we need 2 large eggs. Of course, we need yung ating vanilla. We have salt, iodized salt. We also need sugar. I'm using light brown sugar. Yung ating oatmeal. So, sa oatmeal natin, pipili ka nung quick cooking oatmeal. Yung niluluto pa siya, hindi yung nilalagyan na lang ng mainit na tubig. Para may granules pa siya. Yung buo-buo pa yung granules niya. Yan. Kasi masarap siya pag nakakagat mo pa, nakakain mo. Pag, you know, pag na-bake na yung cookies, tinikman mo at nakain mo, may mga bits pa ng oatmeal. So, lasang-lasa mo talaga siya. We also have our cinnamon powder and baking soda. Then, we also need vegetable shortening. Konting-konti lang nito, 1 tablespoon lang. This will help us para maging crisp yung ating cookies. And of course, yung mga usual na gagamitin natin, we need our mixing bowl. Gagamit ako ng ice cream scooper. Yung ating spatula. And then, yung ating whisk na gagamitin. So, yan. We also need, pag nagbe-bake tayo, depende sa gagamitin yung baking sheet. Ako kasi, kailangan kong gumamit ng non-stick paper or parchment paper or wax paper. And then also, we need our sifter, yung ating salaan. Right? Tapos kailangan din natin ng ating baking sheet. Yan siya. And yung ating wire rack, dito natin ilalagay yung mga cookies after natin siyang i-bake. Okay, so pwede na tayong magsimula. Okay, so ito na yung ating mixing bowl. We have to make sure that our butter is at room temperature. So, kailangan paglabas nyo sa ref sa kanya, ilagay nyo muna sa counter nyo, pabayaan nyo lang muna hanggang sa pakiramdaman nyo kung malamig pa siya. Dapat kasi room temperature siya. Okay. Tapos, yung eggs natin dapat room temperature din. Okay. So, hindi siya malamig na pagkagaling sa ref, pwede mo nang gamitin. So, kailangan ilabas mo siya. Alright. So, yung we need on this is 1 cup butter. So, actually, itong isang buo na to is 1 cup na rin halos. So, ilalagay natin siya ng buo. So, 1 whole butter ang kailangan natin sa servings na to. Okay. Then, so, imamash lang natin siyang ganyan. Ayan. Hindi mo siya dapat isa-soften sa microwave. Just let it stay sa counter nyo. Lalambot naman siya. Or mag-room temperature siya. So, yan. Normally, I'm using my stand mixer para mapakita ko lang sa inyo na hindi nyo naman kailangan gumamit ng mixer para makagawa ng cookies. Lalo na kung wala naman kayong mixer sa bahay. So, ganyan lang siya. Then, imimix natin yung ating 1 1/4 cup light brown sugar. Okay. Tapos,
Lalagay na rin natin yung ating vegetable shortening. So, ganito yung itsura niya, guys. So, pakita ko sa inyo. So, this is the vegetable shortening. Yung brand na ginagamit ko, Crisco. Pero, kahit anong brand naman, pwede. Minsan kasi sa mga groceries, meron ng nakapack na vegetable shortening. Kailangan nyo lang ng konti. Huwag masyado namang madami. Kasi usually 1 tablespoon lang per serving. Okay. Mix na natin siya. Okay. Parang ikikrim mo lang. Na para maghalo yung butter at saka yung brown sugar. And dinidiinan ko lang siya para ma-mix dun sa butter. Pero kung may hand mixer kayo, then you can use your hand mixer. Yan. Then, mix ko na siya. Lagay ko naman yung eggs. Lagay ko muna siya sa isang lagayan. Okay, then mix. We need 2 eggs on this. Okay. So this time, gagamit ako ng aking whisk. Okay. Nakikirim na ako. Ayan, so, na-erate na siya. Cream ko na siya. Lagyan ko siya nung vanilla extract. So, we just needed 1 teaspoon on this. Oops. Okay. Then, mix it again. Madali naman siyang ipa-cream eh. Because of the butter. Yan. Then next is, mag-mix na tayo ng ating mga dry ingredients. So, idediretso ko na dito kasi hindi naman siya masyadong sensitive. So, we're going to measure 1.5 cups of all-purpose flour. So, this is 1 cup. And then, we'll measure 1/2. Okay, so this is 1/2. Okay, that's it. Then we need a 1 teaspoon of baking soda. Yan, yung ating baking soda. We need also 1/2 teaspoon of iodized salt. So, yan, 1/2 teaspoon. And then, we need 2 teaspoons of
cinnamon powder. Then, ganyan na natin siya. Strain na natin. There, oh. Makikita mo kung may nasasamang kung ano-ano, diba? Kailangan talaga i-strain mo siya. Actually, it's just a flour na tumigas. Okay. So, it's still safer na i-strain natin siya or isi-sift para makita mo kung may mga nahalo. Okay, so mix na natin. Medyo mahirap haluin ang oatmeal cookies kasi ano to, malapot na malapot. Okay, tapon pa. Ayan, ingat lang. Okay. Ayan. So, ayan, lapot na malapot na siya. So, imimix na natin yung ating oatmeal. Ayan, this is 3 cups. Okay. So, mix lang natin siya. So, you'll need all the force that you need on this. Kasi mahirap mag-mix ng oatmeal cookies. So, mapapalit ako into a spatula para mas madali. Kasi since na-mix mo naman na yung mga basic ingredients. Okay, so ayan, tuloy na natin yung pag-mix. Ayan, make sure na titingnan niyo yung ilalim kasi minsan meron pa mga hindi nami-mix doon. Nasa ilalim siya. Ayan, ganito ka hirap i-mix ang oatmeal cookies kung wala kang mixture. Pero okay lang naman, kaya naman siya. Gusto lang natin na ma-make sure na mix ng mabuti yung mga ingredients. Yan. Kaya pagka gumagawa ko ng oatmeal cookies, I would really use my stand mixer. Okay, okay na to. Maganda na siya pagkakamix niya. There. Yan. Then maglalagay na tayo sa ating baking sheet. So tanggalin lang natin. Mga natira dyan. Then, pakita ko naman sa inyo kung paano iayos yung baking sheet natin. Okay, so guys, ito na yung ating baking sheet. Then, nag-ready na rin ako ng mga flavors na ilalagay. So, I have my chopped almonds, pwede rin walnuts, or any peanuts, pwede yon. I have my choco chips, tsaka raisin. So, depende kung anong gusto nyo. You can choose one or you can choose combination of two, pwede naman. Depende sa inyo kung anong gusto nyong ilagay. So, I have my parchment paper.
So, ganito ko siya ginagawa. Straighten ko muna tong kabilang dulo. Hindi kasi siya pwedeng nakalabas na ganyan, guys. Yung naka... Ito, nakalabas siya na ganyan. Kasi makikita nyo, masusunog yan. Tapos, uusok. Aapoy siya. So, pantayin ko lang kasi hindi pantay pagka gupit ko or pagkaputol ko before. So, yan. Ganyan siya. Okay. So, we have our parchment paper. Ayan siya. So, ganyan siya. Yes. Make sure na-cover natin. And then, I'll get my oil and brush. Kasi, di ba gumagalaw siya? Nalagyan ko lang siya sa mga kanto. And sa gitna. Para pag nilagay ko yung aking parchment paper, didikit siya. Para stay stay put siya. Ayan. Then saka ko siya ibabrush ng oil. Konti lang, guys, hindi masyadong madami para lang hindi manikit or madali mo siyang matanggal. So, very, very light lang yung pagkakalagay niya ng oil. Yan. And then, I will start putting my cookies. Dabe. There. So, mag-scoop lang ako dito sa cookies. Scoop ko lang. Kung wala kayong pang scoop, pwede naman yung tablespoon gagamitin nyo. Yan, pwede nyo yun. Ganito siya. Parang ito yung tablespoon nyo. Scoop nyo lang siyang ganyan. Yan. Tapos, ilagay nyo na siya. Kukuha ka ng pantanggal. Oh, ganyan siya. So, okay. Gusto ko kasi pantay-pantay yung itsura ng cookies ko. So, I'll be using my scooper. Ang scooper kasi, magandang mag-invest ka. Kasi, may pang, ano siya, release. So, marirelease mo. Like, ganito. Yan. So, madali lang siya. I think I'll be doing 4 here. Kailangan may pagitan siya kasi mag-expand din ang cookies. Gaganon siya. So, kailangan may pagitan. Okay, hindi kasi ito yung normal size na ginagawa ko yung pag nagbebenta ako ng cookies. So, hindi siya ganito. Mas malaki. But I just wanted bite size lang, yung maliliit lang. Mas mabilis ang cooking time at the same time, para ubos, kapag may kumain, mauubos niya. Pag malaki kasi minsan hindi nila nauubos. Okay. So para isang kainan siya. Okay. Kasi kung pambahay lang naman at hindi pang benta. Kasi ako noon, I use the big one, bigger scooper, kasi pambenta siya. Okay, so we have 3, 6, 9, 12. We have 12 pieces pag small scoop or 1 tablespoon yung ginagamit nyo. And then, ang gagawin ko sa kanya... I'll just flatten it out ng konti. Ganyan siya. Flatten. Kasi lalagyan ko siya sa ibabaw. Para lang ma-hold yung
mga ilalagay kong toppings. So, I would, kapag ganito yung mixture nyo, pwede nyo nang i-mix actually yung mga gusto nyong ilagay na flavor or toppings. Pwede namang hindi nyo ilagay sa ibabaw. Pwede i-diretso nyo na doon sa mixture. Kaya lang kasi, kaya hindi ko siya dinidiretso doon. Minsan kasi ang isang cookies, ang dami niyang chocolate chips. Tapos yung iba, dalawang piraso lang, isang piraso lang. So at least pag ganito, natatansya ko or alam ko kung gaano kadami yung lahat ng cookies na lalagyan ng chocolate chips. Pero okay lang na isama nyo ng diretso. Kasi yung ginagawa ko is yung pangbenta. Para maganda siyang tingnan na nakikita sa ibabaw yung mga toppings, yung mga cookies, mga chocolates. Kasi mas attractive. Okay, so lagyan natin siya ng chocolate sa gitna lang, guys. Konti lang kasi maliit lang to. Dakot lang kayo. Kasi kaya hindi ko pinapadamihan, it's magiging mas sobrang matamis na yung cookies natin. Iyan. Tapos kung gusto niyo namang iba naman ang nakalagay dun sa iba, then you can do it as well. So I'm putting raisins now. Mahilig din kasi ako sa raisins. Sa gitna lang lahat, kasi pag bumuka yan, bubuaghag. Pag nilagyan niyo pati gilid, tatamaan na yan sa ilalim. So, hindi na siya masyadong kita, lalo na kung pangbenta siya. Okay. So, I'm putting 3 cookies na may raisins. So, I love raisins. And then, doon sa iba, I'll put almonds. So, konti lang naman to kasi maliit lang naman yung cookies natin. Alright. So there, yan yung ating ilalagay na, ibibake na. Habang naglalagay kayo, nagpipreheat na kayo ng oven for 180 degrees Celsius, 15 minutes. Ako kasi yung oven ko, pagbukas mo kasi sa kanya, malakas yung apoy. So pag na-reach niya na yung temperature, parang hihina yung apoy niya. So parang minemaintain na lang niya yung heat. So dun ko, nakikita kung na-reach na niya yung 180 degrees Celsius. So, minsan hindi ko na siya tinatimeran. Okay. So, ibibake natin ito. Pag nakikita niyo na nagbabrown na yung edges, yun, pwede na siyang tanggalin. And then, papakita ko sa inyo mamaya. So, tapusin natin yung isa pang sheet hanggang maubos natin yung ating mixture. Eto na guys, so ilalagay na natin siya sa oven na preheat ko na 15 minutes. Okay, so hindi ko nabukas yung ilaw. Sa middle rack lang, isa lang ang gagamitin ko ang ilalagay ko. And then, we'll wait for it to cook. Okay, so eto na, tinanggal na natin siya sa oven. So I baked this for 18 minutes. So ang ganda nung parchment paper natin na nabili ko. Kasi hindi dumidikit yung cookies. So, nagagalaw-galaw ko na siya. Hindi ko na siya kailangang gumamit pa ng spatula para tanggalin siya. Kasi yung before na nabili ko, dumidikit siya. Kaya talagang kailangan i-oil mo muna. Pero itong type ng parchment ko, I think yung brand niya is Glad. Maganda siya. So, ito na. I'll just be waiting for 5 minutes para lang kasi para maging crispy siya. Kaya ako siya pinapatagal pa ng 5 minutes sa lagayan. So, hindi mo siya kagad tatanggalin at ililipat sa rack. So, ito kasi kanina, napatagal ko na siya ng mga 5 minutes sa baking sheet niya. After noon, ilalagay mo siya kagad sa wire rack. Kailangan kasi may magpa-flow na air sa ilalim para hindi siya maging soggy. Kasi pag pinabayaan mo siya dito sa baking sheet, magkakaroon to ng moist sa ilalim kasi nga mainit siya. Pag nagkaroon siya ng moist, magiging malambot yung cookies natin. Okay, so we're trying to have yung crispy yung outside pero soft and chewy yung sa loob.
Ayan. So, kaya kailangan ilagay mo siya sa wire rack or gamit ka ng mga kung anong meron kang rack doon sa kitchen mo. Kasi minsan meron kayong pinaglalagyan mo ng mga, pag nagpiprito ka ng lumpia, doon mo dinidrain yung oil. So, pwede rin yun. As long as nakaangat siya para maging crispy. Tapos, wag masyadong dikit-dikit para makacirculate yung air. Kasi, tinatanggalan natin yung heat niya. Ang kalalabasan nito, crispy. So, yan, ang crispy niya. Ang lutong ng ibabaw niya. Ayan siya. So, check natin. Let's taste it. Ito yung ilalim niya. Diba? Hindi naman siya sunog. Brown lang yung ilalim. Para malalaman mo kung luto na siya or kung pwede mo na siyang hanguin. So, just follow the 18 minute. And then, magkakaroon siya ng mga brown edges sa gilid. Yan. Brown edges niya. Ganito ang kalalabasan ng oatmeal cookies nyo kapag maganda yung butter. Meaning, pag lusaw na lusaw yung butter nyo, sobrang soft, magiging buhaghag yung cookies nyo. Flat na flat siya. Kapag at sakto lang na room temperature yung butter nyo, pag ginawa ka nyo, hindi na siya malamig, yun ang magandang gamitin sa cookies. So, tandaan nyo, kapag masyadong malambot yung butter nyo, pag hawak nyo na de-deform na siya, sobrang lambot na yun, i-ref nyo lang ulit. Tapos, tanggalin nyo. Pag medyo, kailangan kasi hawakan nyo siya na soft lang siya at saka room temperature. So, hindi siya sobrang soft na gooey na, yung masyado na siya malambot. Okay, para maging ganito yung cookies nyo. Kasi nakasalalay siya dun sa butter. Kaya minsan yung ibang nagbe-bake, sobrang ang laki ng cookies niya, sobrang buhaghag. Kasi yung butter niya masyadong malambot. Okay. So, ayan siya. So, importante sa pagbe-bake ng cookies, room temperature lahat ng ingredients. Titikman natin siya, guys. Soft pa rin siya sa loob. Pero crispy yung labas. So, this is raisins. Pwede niyong pang regalo sa birthday, pang handa sa birthday na anak nyo, anything na handaan. Pwede kayong maggawa nito or pang merienda sa bahay. Kasi very healthy siya. Dahil gumagamit siya ng oatmeal. Hindi masyadong malalasahan ng mga anak niyo yung oatmeal sa kanya. Ang malalasahan niya dito, yung chocolate. Yan. Harap. Hindi siya masyado matamis. By the way, guys, kailangan ipalamigin nyo to ng mabuti sa cooling rack bago nyo i-store. Kung may cookie jar kayo, bago nyo i-store sa cookie jar, kailangan na palamig siyang mabuti. Kailangan hindi na siya mainit. Kasi kapag medyo mainit pa siya, may konti pa siyang init, mag-moist yun sa loob ng cookie jar nyo. Magiging malambot yung mga cookies nyo. Okay. Ang sarap. Ang sarap na may raisins. Well, masarap din naman yung chocolate. Alright, guys. So, thank you so much for watching. And don't forget to subscribe if you find this recipe helpful. Thank you. Have a great day. Bye.